sambahin ang Panginoong butihin. Ialay mga awitin sa piging na kandog niya sa atin. Tayo'y magbigay galang sa Diyos na sa timay lalang. Tanay na ko niya at hinirang tawang giningatan, ating dakilain at sambahin ang Panginoong butihin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoon Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway suma inyong lahat. At sumairin. Ang ating banal na misa, laging pasasalamat sa mga dakilang biyaya ng Panginoon sa kanyang binubuhos na pag-ibig at mapagpalang pagkalinga sa ating buhay araw-araw. Ang Eukaristiya ngayon pagunita kay San Agustin, obispo at pantas ng simbahan. Matularan natin sa kanya ang pagbabalik-loob, rekonsilyasyon, tayo bumalik sa mapagmahal na presensya ng Diyos. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mo sa iyong sambayanan ang panibagong bugso ng Espiritu na pumuspos kay San Agustin. Malubos nawa sa amin ang pananahan ng Espiritu upang ikaw na batis ng karunungan ay magbunsod ng aming pananabik at ikaw na bukal ng buhay ay aming masaliksik sa pamamagitan sa Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Ang simula ng unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonica. Mula kina Pablo, Silas at Timoteo, sa simbahan sa Tesalonica, mga hinirang ng Diyos Ama at ng Panginoong Hesukristo, sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaan. Lagi kami nagpapasalamat sa Diyos dahil sa inyo at tuwin ay isinasama namin kayo sa aming dalangin. Ginugunita namin sa harapan ng ating Diyos at Ama ang inyong mga gawang bunga ng pananampalataya, ang inyong mga pagpapagal na udyok ng pag-ibig, at ang matibay ninyong pag-asa sa Panginoong Hesukristo. Nalalaman namin, mga kapatid,
na kayo'y hinirang ng Diyos na nagmamahal sa inyo. Ang hinirang na ang mabuting balita na lubos naming pinaniniwalaan ay ipinahayag namin sa inyo, hindi sa salita lamang. Ito'y may kapangyarihan at patotoo ng Espiritu Santo. Nakita ninyo kung paano kami namuhay sa inyong piling. Ito'y ginawa namin para sa inyong kabutihan. Sapagkat hindi lamang ang salita ng Panginoon ang lumalaganap sa Macedonia at Akaya sa pamamagitan ninyo. Pati ang balita tungkol sa inyong pananampalataya ay kumalat sa lahat ng dako. Ano pat, hindi na kailangang magsalita pa kami tungkol dito. Sila na ang nagbabalita kung paano ninyo kami tinanggap. Sila rin ang nagsabing tinilikda na ninyo ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan upang maglingkod sa tunay at buhay na Diyos at maghintay sa kanyang anak na si Jesus. Siya ang muling binuhay na magbabalik mula sa langit at magliligtas sa atin sa darating na puot ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Ang Panginooy purihin, awita ng bagong awit. Purihin sa pagtitipon ng tapat sa pananalig. Magalak ka, O Israel, dahilan sa manlilikha. Dahilan sa iyong hari, ikaw siyon ay matuwa. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Purihin sa pagsasayaw, purihin ang kanyang ngalan. Alpatangbol ay tugtugin at siya ay papurihan. Panginooy nagagalak sa kanyang mga hirang. Sa nagpapakumbaba, tagumpay ang ibibigay. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Sa tagumpay na natamo, magalak ang mga hirang. Sa kanilang pagpipista ay magsaya't mag-awitan. Sa pagpuri sa Panginoon ay bayaang magsigawan. Ang tatanggap ng tagumpay ay ang kanyang mga hirang. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Tumayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong iyon, sinabi ni Jesus, sa aba ninyo, mga iskrib at mga pariseo, mga mapagpaimbabaw, hinahadlagan ninyo ang mga tao upang hindi sila mapagharian ng Diyos. Ayaw na ninyong pasakop sa pag-ahari ng Diyos, sinahadlagan pa ninyo ang ibig pasakop. Sa aba ninyo, mga iskrib at mga pariseo, mga mapagpaimbabaw, inuubos ninyo ang kabuhayan ng mga babaeng balo at sinasangkala ninyo ang pagdarasal ng mahaba
dahil dito'y lalo pang bibigat ang parusa sa inyo. Saban ninyo mga iskriba at mga pariseo, mga mapagpaimbabaw, nilalakbay ninyo ang karagatan at ginagalugad ang buong daigdig. Mahikayat lamang kayo ng kahit isang hintil sa pananampalatayang Hudyo. At kung hinihikayat na ginagawa ninyong masahol pa kaysa inyo, kaya't nagiging ibayo ang dahilan para sila'y siya'y parusahan sa impyerno. Saban ninyo mga bulag na taga-akay, itinuturo ninyo na kung ipanumpa nino man ang templo, walang anuman ito. Ngunit kung ang ipanumpa ay ang ginto ng templo, dapat niyang tuparin ang kanyang sinumpa. Mga bulag, mga hangal, alin ang mas mahalaga, ang ginto o ang templong nagpapabanal sa ginto? Sinasabi rin ninyo na kung ipanumpa nino man ang dambana, walang anuman ito. Ngunit kung ipanumpa ang handog na nasa dambana, dapat niyang tupdin ang kanyang sumpa. Mga bulag, alin ba ang mas mahalaga, ang handog o ang dambanang nagpapabanal sa handog? Kaya nga, kapag ipanumpa nino man ang dambana, ipanunumpa niya iyon at ang lahat ng handog na naroroon. Kapag ipinanumpa nino man ang templo, ipinanunumpa niya iyon at ang tumatahan doon. At kapag ipinanumpa nino man ang langit, ipinanunumpa niya ang trono ng Diyos at ang nakaluklok doon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupuan lahat. Isang maganda at mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po ay matatapos na po ang aking bakasyon. Babalik na po ako. Hihintayin ko na lang po ang unang Biyernes bago bumalik ako sa misyon. At sinasariwa ko, ito po sa personal na damdamin lamang, sinasariwa ko, ninanamnam ko, pinapatagal ko ang presensya ng may kapal. Sapagkat sa mission, sumusubaybay ako sa mga misa sa Quiapo sa live streaming, nababanagan, nasisinagan ko sa malayo. Ngunit dito ay malapitan at nakikita kong personal. At alam ko, hindi tatagal ito. Lahat ng bagay, kayo po, araw-araw pwede kayong pumunta sa simbahan ng Quiapo. Ngunit ako, may bilang na yung mga araw ko. Kaya may apresyasyon at papasalamat ako. Lahat ng bagay ay mawawala, kukupas, lilipas, mahihinto. Kayo mga nalalabing araw ay lalo ko pong pinapahalaga. Ito pa'y pampersonal lamang. Ngayong kapistahan ni San Agustin, ang ating mga pagbasa, ang unang pagbasa, simula ng unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonica, pinapaalala sa atin, iisa ang Diyos na ating paglilingkuran at pakamamahalin. Ang Diyos Ama ay ating sasambahin at maniniwala tayo, sumasampalataya tayo sa anak niyang sinugo na nag-alay ng buhay sa atin. Ang ating ebanghelyo ay matapang. Patama ito sa mga katulad ko, mga may katungkulan o may responsibilidad na binigyan ng mataas na posisyon o kahit anong posisyon sa simbahan, mga reliyosong otoridad. Dito, nako, galit na galit si Jesus sa mga eskriba at mga pariseyo. Sapagkat para bang nawala na sa tamang lugar ang pamamalakad ng mga reliyosong otoridad noon. Mas mahalaga yung handog, mas mahalaga yung kolekta, mas mahalaga yung mga alay. Siyempre, kailangan din mabuhay yung institusyon, pero pinapahalaga ni Jesus ang templo, ang bahay ng Diyos. Ito ay bahay ng Diyos. Dito ang presensya ng Diyos. Dito siya nananahan. Ito ang kanyang tahanan. Totoo, mahalaga yung mga contribution, mga abuloy. Ngunit mas
ang sentro, ang pundasyon, ang pinaka-esensyal, ang pinaka-diwa ay nandito sa ating piling ang Diyos. Yun ang pinaka-basihan ng lahat. Lagi niyang sinasabi sa kanila, mga parisi at mga skriba, mga mapagpaimbabaw, mga mabababaw, ang babaw-babaw, hindi malalim ang kaugnayan sa Diyos, superficial. Yung sa Ingles, superficially, ay surfacial, hanggang balat lamang. Kaya balat kayong lahat, di ba? Balat kayo. Balat kayong lahat, hanggang balat lamang, hindi nanunood sa pinaka-ilalim o pinaka-loob. Mababaw. Mababaw nga, ang habo lang pera, ang habo lang yung salapi. Kaya ito'y paalala sa atin na palalimin, maging tunay, maging sinsero, maging wagas ang kaugnayan ng koneksyon sa may kapal. At gaya nga sinabi ko, kabistahan ni San Agustin, tayo mga makasalanan, tayo mga sa simula ay naligaw o nawala sa landas. Si San Agustin po ang ating modelo. At nung nag-aaral ako ng teolohiya, ako, isa sa mga pinakamahirap na mga babasahin ay mga sinulat ni San Agustin, yung mga tomo niya. Tomo, hindi lang mga isa o dalawang aklat yun. Ako talagang hanga-hanga ako. Kung gano'n siya siguro nalayo sa Panginoon, siyempre magbabayad siya, no? May reparasyon, di ba? Babawi ka sa Panginoon kung gano'n ka lumayo sa Kanya. Siguro sa pinakadamdamin niya, yung pinaka gagawa ko ng paraan na mag kung ano, kung gano'n ko kasama noon, magiging tunay na mabait ako. Mabait na mabait ako. Hindi lang mabait yung pagtulong, yung paggising mo, yung iyong pagkamulat, yung iyong konsentrasyon ay para sa Kanya. Yan po si San Agustin. At kahapon po ay kapistahan ng kanyang nanay, Santa Monica. Kaya para sa mga anak, kasama na si San Agustin dito na nanalalayo, hindi nagsisimba, nakalimutan na may Diyos, at saka yung buhay ay buhay ng bisyo, huwag tayo mawala ng pag-asa. Sapagkat sa bawat nanay na lumuluhod, sa bawat nanay na umiiyak, sa bawat nanay na nagdedebosyon, sa bawat nanay na hindi natutulog, at ang bawat dasal ay ang konversyon, pagbabalik loob ng mga miyembro ng pamilya, lalong-lalo sa tayo mga Pilipino, pinagdadasal natin ang mga miyembro ng pamilya natin sa tulong ni Maria, ating mahal na nanay, ni San Jose, ni Santa Monica, at ngayon ang kapistahan ni San Agustin. Magbalik loob po tayo. Tayo bumalik sa mapagpala at mapagmahal na presensya ng ating Pong Jesus Nazareno. Tumayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, mulat sa ating pagiging hindi karapat-dapat, itinataas namin ang aming isip at puso sa iyo, Diyos Ama, at dinadala rin namin sa iyong harapan ang aming mga pangangailangan. Tugon po natin, Ama sa langit, ikaw ang lahat sa amin. Ama sa langit, ikaw ang lahat sa amin. Ang simbahan, lalo na ang kanyang mga pinuno, naway isa puso ang gawaing pagpapanibago at pagbabalik loob. Manalangin tayo. Ama sa langit, ikaw ang lahat sa amin. Ang mga opisyal ng gobyerno, naway magpakita ng tunay ng malasakit sa katarungan, dangal at pagkakaisa. Manalangin tayo. Ama sa langit, ikaw ang lahat sa amin. Ang mga gumagawa sa mass media, sa media, naway akayin ang mga tao sa katotohanan
at isulong ang kahalagahan ng Ebanghelyo. Manalangin tayo. Ama sa langit, ikaw ang lahat sa amin. Ang mga may sakit, naway makatagpo ng pag-asa, kagalingan, lakas at kasiyahan. Manalangin tayo. Ama sa langit, ikaw ang lahat sa amin. Ang mga tapat na yumao, naway gantimpalaan ng Panginoon ng walang hanggang kaligayahan dahil sa kanilang dalisay na paglilingkod. Manalangin tayo. Ama sa langit, ikaw ang lahat sa amin. Ama naming Diyos, tulungan mo kaming magmahal at maglingkod sa katotohanan at sa Espiritu sa pamamagitan ni Jesus na aming daan. Hiniling namin sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Tumayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha sa pagdiriwang namin sa pagtubos ng iyong anak sa amin, maihain nawa ngayong ginugunita si San Agustin ang pakikinabang sa matapat na pagsasama sa panandang ito ng pag-ibig at pagkakaisa sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayon si San Agustin ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan, kaya't si Jesucristo na maasahan sa katapatan ay inihayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit na maulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol, kaisa ng sambayanan mo'y dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng manghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Lumuhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatang kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan, niahandog para sa inyo.
Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inibot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyo lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo sa pag-alala sa akin." Tumayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Katinialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ang malingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat na mapumanaw, kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan, lalong-lalo na yung mga yumaon ng panahon ng pandemya. Sa buong mundo, mahigit 6 milyon ang sumakabilang buhay, kabilang dito ang 65,000 Pilipino na namatay dahil sa COVID-19. Kaawan mo at pagdapating kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birhing Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak na puso niyang si San Jose, kaysa ng apostol San Agustin, Santa Monica, San Juan Bautista at ng lahat ng mabanal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili na manakakagaling na utos at turo ni Kristo na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang karian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwang sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ng aming pananampalataya at huwag ang aming mapagkakasala at pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sumainyo po ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumairi. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Limod ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad na mainayayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Sa sarili ay mabubuhay sa Diyos, siya'y larawan ni Kristo, ang ating mabuting pastol, at kanyang iniaalay sarili niyang buhay sa lugod at kabutihan ng minamahal niyang kapwa. Sa paglapit sa panganib, tumatakas ang upahan, ngunit ang tunay na pastol na nanatili hanggang kamatayan, at kaya't siya'y mahal din ng butihing Diyos na Ama. Mamatay na kakawan ay maligtas. Sa paglapit sa panganib, tumatakas ang upahan, ngunit ang tunay na pastol nananatili hanggang kamatayan, at kaya't siya'y mahal din ng butihing Diyos na Ama, sapagkat handa siyang mamatay nang ang kawan ay ligtas. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, ang pakikinabang namin sa hapag ni Kristo ay magpabanal nawa sa amin upang kaming mga kaanib niyang tumanggap sa Kanya ay maging talagang Siya sa pamamagitan din Niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Kukunin ko po itong gininto ang pagkakataon upang magpasalamat. Babalik po ako sa misyon. Unang Biyernes. Magpasalamat sa komunidad ng mga Pilipino sa misyon na pinaglilingkuran ko. Ito'y sa St. Mary's Church sa Dawson, Yukon, Canada.
Hindi ko makita yung monitor, pero makikita nyo sana yung mga larawan nila. Hinihintay na nila ako sa susunod na Sabado sa anticipated mass doon. At gayon din ang mga Pilipino sa Sacred Heart Cathedral and Our Lady of Victories Parish Church sa White Horse, Yukon, Canada. Gayon din sa, meron po akong konting Canadian accent, sa Tesla, CarMax, Faro, Ross River, at ang mga kalapit na probinsya, Port Nelson, British Columbia, at sa Inuvik, Northwest Territories, at marami mga deboto ng pong Nazareno sa Alberta, Canada. Kaya maraming salamat sa kanila at nangako po ako na ang kanilang mga petisyon, kahilingan at mga laging hiniling sa Panginoon sa kanilang puso ay pararatingin ko sa paanan ng ating pinakamamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Salamat sa kanila at kasamang kanilang mga intensyon, lalong-lalo na ang pagpapagaling sa mga batang may malubhang karamdaman. Pagbabas pa sa mga deboto ng kanilang mga kahilingan at dasalan, mahal na po ang Jesus Nazareno, iniyag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamdanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga daladala nilang mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nila ang mga pangako na sa binyag na ikaw ang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon at sumayin at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglayin po ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Hesu Kristo. Salamat sa Diyos. Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mo pinamatayan ay sagisat ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.